Yo, what is up YouTube world? It's your boy Tiny Montana, alam nyo na, at welcome sa bagong episode na naman ng Rate My Bar, kung saan kumuha tayo ng tiga-apat na linya mula sa anim na random rap artist at ipaparate natin to sa guest artist natin for today's episode, mula 1 pen being the lowest at 5 pence ang pinakamataas. Ayun, pero bago tayo tumuloy sa video, napansin ko lang na 75% pa lang ng nanonood sa Rate My Bar ang nakasubscribe. Kaya kung nanonood ka at hindi ka pa nakasubscribe, please do. Yan, click mo na yung subscribe button para mas tuloy-tuloy pa nating mapanood at ma-enjoy ang mga bagong episode ng Rate My Bar. So pare, wala nang intro-intro, binibigay ko sa inyo isa sa pinakamagagaling na artist o MC sa rap battle sa kahit anumang liga na sinalihan niya. At ang first verse sa Where You From Part 3, pare, binibigay ko sa inyo, Lanzetta ng Olongga po. Let's go! Yon, so Lance, welcome sa Rate My Bar. Salamat at pagbigyan mo ko. Kahit dapat alasin ko usapan natin, umabot tayo ng ganitong oras. Pagpasensyahan mo na taga-bundok na ako, Kuya Tiny. At maraming salamat sa pag-invita sa Rate My Bar. Congrats pala sa atin, by the way, kasi number one pa rin tayo sa Trending for Music, yung Where You From Part 3, sa na going 2 million na in a span of like 6 or 7 days yata, I don't know. Congrats pa. 7 days. Mm-hmm. 7 days na tayo number 1. Mamen. Congrats. Hindi naman tayo 7 days na number 1, pero 7 days na tayo nasa chart. Nasa ano, nasa yes. Trending. Mm-hmm. Pero congrats pa rin sa ating lahat. 'Yun lang ang masasabi ko. Solid, solid. Anong masasabi mo nga pala, by the way, dun sa mga comments na parang hindi dapat daw ikaw yung nagrepresent ng Olongga po kundi si Easy Mill. Yung mga ganung shit sa comment. Ako, in-expect ko na yun. Mm-hmm. Kasi ang tagal ko nawala. Bago ako makabalik sa battle rap, parang 2 years na ata akong wala eh. Tapos biglang Lanzetta. Ako, nagigets ko eh. Putres na yun. Siyempre, wala si Easy Mill dito, Kuya Tiny. Hanapin mo, ang one of the best. At salamat sa pagpili. Actually, to be honest ah. Ako talaga pumili sa'yo sa ako nag-suggest kay Cursebox na ikaw ang, kasi si Cursebox talaga na mimili eh, niroroleta talaga namin yan. So, ikaw ang pinili ko talaga, personal choice ko, personal pick ko yung Olongga po na ibigay sa'yo. Kasi, maraming salamat. Totoo yun, no cap. Talagang, kasi sumusubaybay ako sa ano, gusto ko yung pen game mo. So pag nanonood ako ng battle mo, isa ka sa talagang pinapanood ko. Sabi ko, tangin ang lakas na ito. So nung umikot yung ruleta sa Olongga po, pak, sabi ko, wala nang pagpipilian to. Lanzetta, pipiliin ko dito. Sabi ko, Curse. Mm-hmm. Sabi ni Cursebox, sige, kausapin na raw kita. So ayun. Maraming salamat. Hindi ko sinayang. Sana hindi ko nasayang yung pagkakataong binigay mo, Kuya. Hindi naman. Speaking of pero, sinayang and shit, anong masasabi mo dun sa mga nagko-comment na isa ka sa pinakamalalakas dun sa part 3? Kung hindi man isa sa pinakamalalakas, ikaw yung pinakamalakas sa part 3. Anong masasabi mo dun? Putang ina. Alam mo, bilang walang exposure sa music industry, kumbaga nag-re-release na ako pero hindi ako kasama sa radar ng mga mabibigat ngayon. Pero, alam mo yun, napasama ako, andun yung one tags na, alam mo naman, pinakinggan natin yung mga kanta nila. Balagbag din. Andun si Range, andun si Sinyo, andun si Heb Abby, andun si Chris Delano. Fuck that. Parang sabi ko, hindi ko naman makakakulab itong mga to eh. Alam mo yun, nung nakita akong mga comments, ako, ayoko nagbabasa ng comments kasi sanay ako sa hate eh. Yeah. Tapos nung makita ko na puro Lanzetta, parang sabi ko, shit, fuck. Alam mo yun? Mm-hmm. Easy Mill, ikaw na bahala dyan sa kabila, kami na bahala rito. yun na lang gusto ko sabihin eh, parang overwhelming. Okay. Kasi okay. Sa
bago pa lumabas tong where you from, nakapag-establish na ako ng community dito na kung saan unity talagang eksena dito. And para i-represent ko pa sila sa bigger scale. Uh-huh. Iba na yung, nas lalong, yung reputasyon ko dito naging mas lalong mataas po. Thank you solid. Sa mga taga-Gabo. Yeah, solid, solid. Okay, so eto na. Simulan na natin ng rate my bar sa typical na tanong na ginagawa ko sa mga nagge-guest sa akin dito. Gusto namin lahat malaman kung paano nagsimula si Lanzetta mapunta dito sa hip-hop scene. So, itong hip-hop na to, bukod sa alam naman ng lahat na ang Olongga po ang bagsakan ng mga CDs nung panahon. Aha. Bukod sa Manila, andito yung port. Andito yung mga kanong dumadayo na bit-bit yung mga... Yung mga kanong ng kakana. Ng kanong ng kakana. Kaya pag nag-gets nila yung ano ko doon, yung reference ko sa Olongga po, ang nire-reference ko doon, yung Lumang Gapo. So, yun nga. Dahil nga ang Olongga po is bagsakan ng mga kano, yung hip-hop na ano, updated kami. Yeah. So, nagtayo ng kanya-kanyang disco, bar... At yung tito ko, nagkataon na musician din. Isa siyang head DJ dito sa Olongga po. Oh. Tapos yung nanay ko, singer din sa mga bar. Okay. Itong tito ko to, dahil wala akong tatay, parang wala pa siyang anak din noon, nung panahon na yon. Okay. Ako yung ginawang praktisan na paano kung pinalaki ko to sa tamang tunog. Tunog ng international. Mm-hmm. Naalala ko nun, shoutout kay DJ Aris, dito ko yan. Binigyan niya ako nun, kada babiyahe siya, meron siyang album na kailangan ibigay sa akin. Tripa lang ako nito. So, kinukondisyon niya na ako na makinig kay Dr. Dre, kay, ano, alam mo yun, mm-hmm. yung mga Wu-Tang Clan. Okay, okay. Pati nga yung discography ng nila RB1, Scratch Pickles, yung mga Phil-Am natin Pinoy na kasama. Shoutout kay Q-Bert, isa sa pinakamalupit na scratch. Ano. So, ganun siya nagsimula na parang in-introduce sa akin ng tito ko yung hip-hop at naalagaan niya ako ng tama. Ano ba yung, syempre DJ siya, alam niya yung tamang tunog, alam niya ano, ito dapat pinapakinggan mo, ito dapat yung kung maging rapper ka, ito yung maging ano mo tunog. So, yan. Sorry ah, natukat you off. So, ibig mo sabihin, bata ka pa lang parang dinidesign ka na ng tito mo para maging rapper, ibig mo sabihin? Hmm. Okay. Kasi ano eh, magkaiba sila ni Emma ko eh, dalawa lang sila eh. Emma ko, singer, banda. Ang mga kanta niyan, mga ano. Mga ages. Hindi ko na kailangan. Tapos yung tito ko naman, parang dahil nga, alam niyo yung galawan ng club, parang sabi niya, oh shit, too late na yung Pinas para sa galawan ng mga, alam mo yung Banyaga. Om sim. Ginano niya ako hanggang sa, unti-unting nagsisink in sa akin, alam mo yun, dahan-dahan ko nang na-absorb yung mga ano nila, na gamit ko siya sa school, sumakto pang nagtutula ako sa school. Alam mo yun? Nagtutulak? Talumpati. Sanay na akong... Sorry, linawin ko lang. Linawin. Nagtutulak? Nagtutula? Tutula! Okay. Nagtutula? Ano yun? Mga declamation. Okay, sanay okay. na akong magsulat ng alam mo yun, mga basic stuff. Tapos hanggang sa dumating tong Eminem, mm-hmm. yung 8 Mile. Yeah. 8 Mile, diba? Pagkatapos nun, na-hook ako, nakita ko yung Grind Time, nakita ko yung Smack DVD kung saan lumalaban sila Meek Mill. Aha. Tapos biglang lumabas tong Flip Top. Yun na yun. Yun na yung pinaka-ano niya. Okay, stop tayo dyan. So, bago tayo dumiretso sa Flip Top and sa battle rap career mo. So, mula sa pagiging bata na ininspira ng Chuhin na DJ, so lumalaki ka na naka-instill sa utak mo yung mga ins and outs ng hip hop dahil ini-introduce sa mm-hmm. Chuhin mo. Para siyang quality control na parang oy baduy tong ganto ah. Okay. Parang pag narinig mo to, oh,
hindi ko papatugtog yan sa club. Alam mo yun, sa maganda yung taste niya, sa ganda ng taste niya hanggang ngayon, head DJ pa rin siya sa Olongga po. Sorry. DJ Aris ang pangalan. Shoutout kay DJ, DJ Aris. Pag kailangan nyo ng ano, alam mo yun, kung gusto nyo mag-moshpit yung mga konyo, joke lang. Okay. Sino ba si Lanceta sa Olongga po, bro? I mean, kasi iba't ibang nag-guest ko dito sa Raymay Bar. Merong may mga street guy, alam mo yun, may mga studios type of shit na rapper, iba-iba eh. So, sino ba si Lanceta sa Olongga po? Parang member ba ng any gangs si Lanceta o whatever? Galing kami sa, yung family namin, malakas na talaga yung connection dati pa. Ah, okay. Nakitaan kita ng emblem sa kotse. So, matik. Gets. Okay. Disclose ko, hindi ko na, hindi ko na yung open kung ano man yung past. Yeah. Pero, uh-huh, ang family namin is respected and lahat kami kasi musician. Okay. Kuya ko, nagdala ng mga medals and ano, alam mo yun, nirepresent niya gamit acoustic. Mm-hmm. Ate ko naman, gamit pagsasayaw, nag-champion sila sa Showtime, then kinuha siya ni Willie, dancer. Uh-huh. As, yun, alam mo siya, kumbaga, hindi ko need na lumaking kalsada. Okay. Pero dahil nga sa reputasyon ng past ng ama ko, hindi ko na alam kung ano man yun, mm-hmm, di ba? Meron na talaga silang constant na respect para sa pamilya. So, lumaki ako sa kalsada na nire-respect simula bata. Parang ganun. Para akong alagang bata ng mga OG, alam mo yun, parang, mm-hmm, oh, ito, bawal to galawin. Pag to ginalaw, putang ina nyo. Okay. Eh, parang ganun. Gets. Pag to ginalaw nyo, kahit na kinurot nyo lang yan. Aha. Alam nyo? Gets. Hindi pwedeng walang bawi. So si Lance, kung tatanungin, si Lance is innocenting bata lang na gustong gumawa ng tula. Okay. Ayun siya. I see. It shows kasi naalala ko nung nag-shoot tayo sa Olongga po. 'Di ba itinawag lang kay Mayor yung mga shit natin doon. Hinarang, mm-hmm, yung buong rotonda para makapag-upload ko yun, 'di ba? Diba? Hinarang lang isa sa akin, hinarang yung mga in traffic sa rotonda. Paano ba sasabihin, bawal yun eh. Alam ko, bawal talaga siya. Bawal talaga siya. Si Easy lang yan at si Easy Mill lang at saka ako pa lang gumagawa ng mag-shoot sa gitna ng talagang may bawal dumaan. Nakita mo naman. Mismo. Bawal tumawid hanggat hindi tapos yung shoot. Galing. Ibalik natin ng konti sa where you're from. Kahit naman taga Olongga po ka, hindi naman lahat ng taga Olongga po ikilala ka, 'di ba? So, nung nadagdag sa portfolio mo yung pagsalang sa where you're from, I'm sure may mga ibang naka-recognize na rin. Ah, putang ina, taga dito pala. Ah, siya pala 'yun, mga ganun ba? Mm-hmm. Ang nagkaroon akong market sa yung mga hindi ko natatarget na market, yun yung mga naging ano ko. Kasi kilala na nila ako dito bilang organizer. Mm-hmm. All around ako, organizer, alam mo yun, producer, mm-hmm, na sa studio, nag-mix ng kanta. So, nagkaroon, nadagdagan lang ako ng market na lalo, hindi lang basta sa Gapo. Parang pinakilala niya ako sa buong Pinas na, oy, basta ga po kayo ng basta ga po, ba no? Hindi nyo pa pala na-check tong mga to. Yung parang ganun. Yeah. Parang, ang dami. Inulan ako ng message na parang, fuck, overwhelming. Kasi sanay ako sa hate eh, at ang motivation ko ay hate. I'm same. Parang bago tapos sa'yo parang, na minamahal ka nila, parang ganun. Tapos parang love nyo ako ngayon. Anyway, so nung mula sa pagiging batang inosente ng Olongga po, paano ka tumawid mula sa tinuturo ng mga chuhin mo sa'yo about hip-hop? Paano ka tumawid into rap music na like making your own tracks, ganun? Ito ang maganda. So, lumaki kaming walang tatay. Ang nanay namin is, hindi mo naman masisisi ang nanay kung mag-fail dahil una sa lahat, tatakbo lang ang family kung kumpleto. May ama, may ina. Yeah. So, in short, mama ko nag-fail sa
sa gusto niyang mangyari para sa amin. Pero salamat kay Mama, 'di ba? Parang hanggang sa ano ulit yung tanong ko? Ano ulit yung tanong? Putang ina mo, paano ka napunta sa pag sa rap music? Hindi, iaano ko 'yan eh. Paano, ayun pala. Paano ka gumawa ng Mama ko galing Dubai. Galing India. Ano siya doon sa 5-star hotel siya kumakanta. So, meron talaga siyang talent na dati pa. Uh-huh. Itong kuya ko naging breadwinner. Mm-hmm. So, kanya-kanya kaming diskarte dahil Mama ko hindi mag-function ng maayos dahil nga syempre bilang iniwan ng asawa, parang aminin na natin, damaged person na yun. Hindi na niya masusuportahan ng buo kung ano man yung gusto mo. Mismo. Yung kuya ko is maaga nagtrabaho. Tatlong trabaho sa isang araw. Dang. Magigig pa siya sa gabi. So parang nung nakita niya na hindi siya aangat kung gagawin niya to, mas maaga siyang mamamatay o tatanda kung tatlong trabaho tapos isasabay mo pa yung passion mo. Mismo. Ang ginawa niya sa akin, sige, dahil ako nag-sacrifice na, susuportahan kita. Oh. At ang tagal nag-sink in muna sa akin yun, na parang, ba't di mo na lang ako bilan ng mic? Ba't di mo na lang ako bilan ng ano, para wala na akong problema. At hindi naman pala ganun kadali yun kung may sinong suportahan kang pamilya sa maagang edad mo. Yun pa, para siyang naging ganun. So, suportahan niyo may back and forth na parang, Lance, record ka na. Please, gumawa ang kanta. Like, matagal niya nang sinasabi kasi yung battle rap is temporary. Fame is temporary. Alam niyo. Okay. So, ibig mo ba sabihin, Lance, naging battle rapper ka muna bago ka nakagawa ng una mong kanta? Hindi. Kumanta muna ako. Kumakanta talaga ako. Okay. Pero mas ano, like, parang simbahan pa yung mga ano ko nun eh. Parang English eh. Kasi English poet yung poetry sinusulat ko nun eh. Diba? Tapos, ano na siya, dahan-dahan lang siya naging honest na lang kami sa, naging honest kami dahil total, kapatid ko naman siya, kuya ko siya na, Lance, ang baduy ng tunog na ganito. Uh-huh. Lance, ang ganyan, hindi bagay sa'yo. Lance, yung garagal mong boses, please lang. Alam mo yun, parang matagal siya nag-sink in hanggang sa, boom. Nagkaroon siya sa akin ng, nakita ng potential. Support na to, dire-diretso. Ayun na, doon na ako. Hinayaan ka lang niyang gawin. Galing, no? At, galing. Ako, malaking pasasalamat ko sa uya ko yun dahil kung gugustuhin niya, uunahin niya yung passion niya dahil kaya niya rin naman gumawa ng kanta. Totoo, totoo. Tsaka parang ano eh, parang naging selfless siya dun sa part na yun eh, no? Parang, sige, susuportahan kita dyan, gawin mo yan. Habang, sobra. Galing, ang galing. Ibang story yan kasi, yung ibang story ng mga rap artist, walang suportang nakukuha, pinapatigil, yes. Alam mo yun? Ibang klaseng suporta dahil mula sa wala, kuya, yun yung gusto kong ipa kung ba't ako nagte-thank you sa kuya ko kasi wala din naman siya noon eh. Kumbaga ginagapang niya pa sarili niya para makuha niya kung ano siya ngayon eh. Tapos naka-support pa siya at the same time na parang dapat nga hindi kita alagain eh. Totoo naman. Kasi may pangarap ka rin eh, diba? May pangarap din siya, may alam mo 'yun. Totoo naman. Pero ayun, awa ng Diyos, parang nakita niya nagbunga, hindi na sayang yung tiwala niya. So kaya ka naging rapper dahil, I mean, napunta ka sa pagra-rap dahil sinuportahan ka ng kuya mo? Chuhin muna, tapos hindi, sinuportahan mo. After nung chuhin mo? Influence. Oo, yung influence. Pinabayaan ka na mag-rap ng kuya mo. Okay. May rap name ka ba dati bukod sa Lance? Gusto malaman? Siyempre. Gusto malaman ng mga fans yan. Ito yung pinapalit ni, hindi ko alam kung si Enigma o si Nico, bago ako sumalang ng Flip Top. Dahil ang pangalan ko dati is Sausage. Sausage? Seryoso? Oh, Sausage. Bakit naging Sausage? Hindi, I mean, bakit yun lagi yung ginamit mo? Lagi kong, parang kumbaga sa ngayon, Lanceta na moto, saksak mo sa dibdib mo, bagong disenyo na Lanceta, tatak mo sa isip mo. Ang dati kong slogan, ako yung kabaliktaran ni Kristo, kaya sa akin walang ligtas. Oh. Parang ganun. Kaso, nung napanood na raw ako ni Ari, nang lumaban ako dito sa Gapo, parang, pwede daw ba palitan yung pangalan mo bago ka sumalang sa ano? Saan mo nakuha yung Lanceta? Ang tagal, matagal. Parang brainstorming kami ni Nico. Sabi ko, tangina, ano kaya? Il J?
Eh, pagdating ko kay LJ, tayo, meron na pala yun sa LJ ano. LJ na, San Valley Crew. Kay LJ na. LJ, sabi ko, so, baduy naman, man. Parang okay na ako sa baduy na sausage, kahit nasabihin nilang sausage, ano. Pero, hanggang sa naisip ko, buti kayo Lanceta. Mm-hmm. Sabi ni Nico, yun na. Ah, kasi Lance ka, ganun. Lanceta, ayun na pala eh. Goods na pala eh. Okay, hindi na pinag-isipan, yun na yun, oh. Kasi Lance, no? Lance din pangalan mo eh. Okay. So, natanong ko na to kay Nico eh nung nag-rate my bar kami noong nakaraan. Rap group. Paano ka rap group. Na pa may yung kasama ka na ba agad do sa kasi sabi niya kasi yung mga buhok-buhok niyo daw dati imo-imo pa daw kayo. Sabi ni Lance. Eh. Ang nangyari ay, niyan doon tayo. Sige, kwento mo. Syempre flip top, kausuhan. Rap battle kahit saan, kahit sa school meron. School pa mismo yung nagpapaganon para sa nutrition month, parang ganun. Ako sinasali, nilalaban sa ganun. At hanggang sa lumalaban ako sa school, may andun si Tukel. Ito, okay, legit okay, to. Okay. Nakita ko ni Tukel, back, sali ka. Eh, siyempre ako, gusto ko lang naman na, gusto ko sumalang na makaranas naman ng legit na ano, na hindi estudyante yung mga nakikinig sa paligid ko. Kasi estudyante, madaling mapatawa. Sabihin mo lang talagang titi, sigawan na yan. Eh. Mismo. Tapos hanggang sa, aminin ko, parang nagstay kami kay Tukel ng matagal. Naka 15 laban ata kami ni Invictus. Doon kami nagkakilala ni Invictus. Sorry, doon sa Rap Battle League na ginawa ni Tukel to? Tukel, Durugan Sagapo. Yan, okay. ang daming gems sana dyan. Kaso, tinarantado. Ni isang video, walang nalabas, putang ina. Pero wala na akong budget kay Tukel. Buti na lang, hindi nalabas siguro yun. Mas okay nang hindi nalabas. mismo. Okay, grupo mo sa rap ay ano? Black Sheep. Kasama ko dyan yung ano, si Karayom ng Donggalo. Okay. Donggalo Records, yun yung kasama ni Hambog ng Sagpro sa New York. Akala ko siya rin yun, yung Karayom. Ay, magkaiba yun. akala ko siya rin yun. Karayom, yun yung ano, yun yung unang nagpa-record sa akin sa legit na studio na parang, hindi na plastic mic gagamitin mo ah. Parang ano na. Meron na tayo dito hindi maganda. Hindi na CDR King, no? Hindi na CDR King, hindi na GarageBand at saka ano. Ang tawag doon yung mic ng ano, cellphone ng ano. Hindi to yung sa cordon. Earphone. Yeah. Anyway, so yun. So technically mga bata kayo ni Tukel dati. Hindi siya bata kasi para siyang ano eh, liga siya eh. So parang hindi siya bata. Pero kalahok ako sa liga niya. Pero okay. Parang ganun na rin. Technically. Technically. Okay. So, parang ganun. Then, habang lumalabang sausage kami dun. Sausage ka pa neto. Sausage. Okay. Ayoko na sabihin yung dating pangalan ni Invictus. Baka magamit saan niya dahil mas malala pa sa sausage yung pangalan niya. Parang, kung gagamitin namin sa battle yun, 5-0 na agad siya. Atagina. Binuyo kami ni Tukel na parang, wala, hindi kami magkakilala eh. Diba? Uh-huh. Yung nakita mo yung nakasalamin doon na may kulay yung buhok, Invictus daw. Ginagago ka nun sa ano eh, sa salita. Parang sabi niya, kayang-kaya ka raw niyang i-5-0 ng kahit freestyle. Parang yan. Ito naman din si Gago, nagpaniwala kay Tukel. Uy, sabi sa'yo nung Lanceta, ayun nung yung sausage. Ay, nasabi sa'yo, ano daw, wala ka daw kwenta, mukha ka daw jeje mo na. Hanggang sa nagkainitan kami, naglabang kami, doon kami nakilala. Sumakto pa na nandun si Tukel, ay nandun si Nico, si Pipsy, si Moxwan. Ay, hindi ko alam kung nandun si Sinyo nun, pero doon nagsimula. Na parang, pak! Tapos nakita ni Nico na parang, tangin na, tinatarantado lang kayo dito, bibidyoan kunyari, tapos di naman pala ilalabas eh. Gumawa si Nico nasa flip-top na nun? Oo, siya yung ano nun, yung parang scout, nag-i-scout na parang, tangin na, wala pa rin pag-asa, parang ganun yun. So gumawa siya ng liga niyan sarili? Tapos nakita niya, ay shit, meron palang ano, may Invictus pala at saka Lanceta dito. Sige, kunin ko tong dalawa na to. Tapos magsama pa ako ng dalawa para walang masabi. Sino yung dalawang yun? Si Karayom. Yeah, si Karayom. Tsaka si ano, si Paksa. Tsaka Lenjak pa pala. Di yun na nga, parang inikot niya yung buong Central Luzon. Kabilang doon na parang inaano niya na kami kay, nililink niya na kami kay Arik. Okay. Na habang
habang iniikot niya kami sa Kabanatuan, Pampanga, lumabang kami, parang ano, tapos sabay-sabay kami nakapasok, lahat ng hinanap niya sa buong Central Luzon, sabay-sabay nakapasok sa flip-top. Solid din, ano? Kasi naging presidente siya ng Central Luzon, eh, no? Ako naniniwala ako si galing niya mag pumulot ng ano tao, ah. Marami akong nakita na talagang out of nowhere. Shit, nang inang yan. May potential pala talaga yan, sabi ko. Mismo. Okay. So, talking about, eto na, nandito na tayo sa battle rap career mo. Ano standing mo? Current standing mo bago ka nawala sa flip top? Puta, ina, hindi ko na alam, kuya, pero parang ano nga ito, parang 4-8, 4-9, ano na, puro talo na. So, dito na, sumunod-sunod na to hanggang nagkaroon na kayo ng beef, which is sa 3GS, tama? Yes. So, kasi nandun ako nun sa Pampanga nung nagkahamunan eh. Dun sa labas ng Pampanga, nandun ako. Dito ba yung laging binabato sa'yo ni Shernan noon na parang bata ka, bata pa ako? Pwede mo ba ikwento sa amin ano nangyari talaga nun sa labas? O paano nagsimula yung beef nyo, whatever? Ano yun eh? Parang dapat ang kalabang ko dyan si Righteous One. Eh kaso parang nung iniisip ko pa lang yung mga lines ko parang ay Righteous, parang kadikit ko yun si ano eh. Naging nakilala ko yun si Kuya Righteous bago mo ibigay sa akin, tapos parang lalait-laitin ko lang sa stage na parang alam mo yun, wala tayong pinagsamaan. Sabi ko, iba na lang sir. Eh binigay sa akin si Lil Jan. Si Lil Jan nag-chat na painitin natin yung laban. Kunyari, magkaaway tayo. Parang ganun dapat. Ganun yung usapan namin. Mm-hmm. Tapos, hindi ko lang na-gets nun nung sumali na sila Shernan na parang, ano pa ba to? Beef pa ba to? Ano? Internet drama pa ba to? Talagang may beef na. Na parang, wala nang usap-usap to. Parang gusto nyo na ng away talaga. Parang ganun na yung dating. Na ako naman, ramdam ko na parang, siguro hindi naman nila tayo sa seryoso ay ng ganun. Parang ganun. Tapos yun, nasaktan niya sila sa mga nasabi, wala tayong magagawa. Battle rapper eh. Diba? Nagulit na lang ako, inabang na ako ni Shernan. Isipin mo na lang to ah. Pumapalag naman ako, pero ina naman, pinipe zero ka, tapos nagsisigawan yung Pampanga crowd na bus na Gapoba. No? Alam mo yung feeling na parang gago, you let your town. You let your town na ano, bastusin. Tapos wala, hindi ka man lang nakabawi. Binadibag ka. Tapos paglabas mo, gusto pa suntukan na parang it's too much to ano handle naman na parang pwede bang namnamin ko muna tong pagkatalo ko bago mo ako hamunin ng suntukan na parang ganun na lang. Tapos sabi ko na lang, ano yung pabirong inano ko pa siya, inakbayan ko pa siya, patapik na ano, sabi ko, bata pa ako eh. Parang ganun, alam mo yung kala ko hindi big deal na baka nag-ano lang siya, nagpapa-hype lang sa labas na parang ganun. Kasi gulat na lang ako sa internet, parang, tangin na ba't ganun? E di sana pala, nag-anuhan na lang talaga tayo, no? Nagdirahan na lang tayo. Suntukan na lang talaga kayo, parang ganun. Kung ganito pala yung lalabas sa internet na, tangin na, mukha akong bakla, mukha akong bata talagang ginawang ano. Technically, ganun ang nangyari. Ganun nangyari. Lumabas na, alam mo, nasupot ka ng araw nito. Nasupot, tangin na, parang tangin na, parang yung isip ko na sobrang dilim na no? Parang ang dami ko nang iniisip na siguro pag nagkita-kita tayo, tayo na wala na sabi-sabi to, parang ganun sa akin eh. Kasi parang ano, kumbaga binadibag ka na, tapos hindi ka pa nakapalag ng personala na, parang ganun. Kala ko ba internet drama to? Yung sinabi rin ni Shernan niya na kala niya ano rin, na parang na, hindi ko rin alam na ba't nag-escalate papunta dun sa away nila. Real quick, no? real quick na, bakit tayo may, but ikaw makikipagsuntukan sa akin? But si Lil Jan okay naman kami? Yung parang ganun. Rest in peace, Lil Jan. Rest in peace kay Lil Jan, pero alam ni Lil Jan yun na parang, ina-okay kami ni Lil Jan, ikaw ay naaway mo ko. Ano, nakapag-usap na ba kayo ni Shernan uli? I mean, naging okay na ba kayo? Kasi sabi ni Nico, sila daw ang dalawa, hindi pa nagkaroon ng chance para makapag-usap o magkita eh. Sa akin, okay naman kami ni Shernan. Nag-usap na rin kami na parang bago ako makabalik. Kasi ayokong bumalik ng ano eh. Takay na, isipin mo na lang, tatlo kaming gapo lang lagi. Na hindi naman, kailan pa ba yung huling Olongga po event, man? Na nakaranas kami ng home court. Walang ganun. Takay na, lagi kaming dayo, lagi kaming kawawa, parang gano'n. Tapos,
ayun na nga, parang pinipilit na ni Arik na bumalik ka na, maayos na lahat. Tapos itong si Patrick, inano niya na yung gap nyo, parang, alam mo yun. Kasi diba at some point, parang nagkaroon din kayo ng issue ni Akata? Oo, kasi ano yun. Alam mo, mahilig kami sa dark humor. Oo. Pero minsan kasi talagang lumalampas siya sa limit. Limit talaga na hindi kami yung nagtatalo nila in rictus. Yung kumbaga, kung paano kunyari, bibigyan kita ng isang eksena bago lipat si Invictus. So kasama namin sa sasakyan yung boy. Tapos yung magsasalita siya, tanginang makalagahanap buhay para magpakamatay. Magawa ganun na parang, shit, gago, too much marinig ng ano yun. Parang, kung sa atin, okay lang yun marinig, normal na parang, kilala ka naman namin eh, di ba? Yeah. Meron talaga, pero tangina, parang marinig mo yun sa, tapos nakikita mo yung reaksyon ng tao, na nadudurog yung puso, tapos walang magawa kasi, tangina, nakasakay ka sa ano eh. Mismo. Sa ano ng amo mo eh. Tapos doon na nagsimula yung away na parang tangina naman, huwag mo na may damay sa mga... Kung may gusto kang makaaway, huwag mo na may damay kasi kami, nagpapano pa lang kami ng pangalan sa totoo lang eh. Aha, aha. Hanggang sa lumala na, na hanggang sa natawag ko na siya na bano ka, ikaw lang naman yung bano dito, yun lang naman yung parang yung sinabi ko. Di ba? Tapos doon lumala, hanggang sa... Nagpatong-patong bago na. Bago siya maging Akata, yun. Umalis siya. Umalis siya sa Gapo eh. Oh, yun nga. Yung nagkotabato yata siya. Yun. Oh, naghamon pa siyang suntukan. Yun yung totoo, men. Nag-aabang sa labas ng bahay. Yung babato ng bote. Pinuntahan ka sa bahay mo? Parehas namin bahay ni Invictus. Tang ina, gusto niyong lumabas kayo dyan. Suntukan tayo. Putang ina niyo. Parang... Alam mo yun, parang... Sobrang lost ni Nico noong mga panahon na yun. No? Na parang na konsensya din ako na parang tangin na parang ginawan pa natin yung taong nakatulong sa atin sa totoo lang. Parang alam mo yun. So, fast forward, paano kayo naging okay ulit? Naging okay kayo ni Nico? Yung ano na, na nagkaanak-anak na. Nagkaanak kayo pare-parehas. Naging sabay-sabay. Nagkaanak kami sabay-sabay nila Invictus eh. Parang naging mature na parang, man, tumatanda ikaw na tayo. Ikaw yung madaming anak, di ba? Lima anak mo? Uy, grabe ka naman. Tatlo lang. Tatlo pala. Galit yung asawa ko. Baka may isipin niyo yung dalawang yun. Nakwento ko. Tatlo lang. Sabi kasi, tatlo lang. Sabi kasi ni Nico sa akin, ang dami mo raw anak. Siguro nakikita niya na yung future. So ayun, nagkaayos na kayo, fast forward, tapos eto na. Bumalik na siya. Pinatunayan niya na sa amin na parang mula sa mataba, fit na ako ngayon. Mula sa bano, Vince Lister ako ngayon. Yung parang okay. Nakita ko na yung changes. Tapusin na natin tong wala naman talagang kwentang tampuhan na parang ako ginagawa ko na yung shit ko. May anak na ako, may anak ka na rin, may anak na ako. Mm-hmm. Ayun, dahan-dahan nung sa... Ngayon, sobrang solid nyo ngayon. Napapanood kayo yung mga vlogs nyo. Talagang, kumbaga, mas naging okay kayong dalawa eh, no? Kayo nila... Kami tatlo kasi meron din eh. Meron din kaming... Nagkatampuhan din kami ni Invic. Tapos nagkatampuhan sila ni Invic dahil sa... Normal gantong, lang naman yata sa magkakagrupo yun. Pero yun nga yung nagpatibay sa amin na parang tangina, tapos na tayo magmurahan dito, magsabi ng hinanakit sa isa't isa, wala na tayong dapat itago. Dumating na nga sa punto na Akata na siya, nasanay ka na maging prangka. Men, yung alam mo yung pa, ang ino mo, hindi na dapat tinatago yung mga ganyan salita. Pag pangit, yung mga ganyan. Damay na kami ni Patrick, pati kami, ganun na rin. Okay. Pero so, goods yung nangyari dahil dun. Oh, kasi somehow, parang, naging, kayong tatlo, parang naging ano nyo yun eh. Naging branding nyo na eh, na parang sobrang prankan itong mga to eh. Parang ganun. Tapos isa si Patrick, pambalansa eh, mabait. Si Invictus. Gitna lang. Ako si Evil, tapos si Nico, si Super Devil. Okay. So, punta na tayo dito. Papunta na tayo sa exciting part. Let's talk about Flip Top.
Okay. Mm-hmm. So, technically, alam naman ng lahat ng tao na parang ban na kayo sa flip top. Yes. Basta ga po, ban. Hindi na ban. Hindi na ban. Basta ga po, ban. So, what happened, bro? Anong pinagmulan at hanggang umabot sa pagban sa inyo, hanggang up to what extent yung nangyari? Ang, di ba kuya, hindi ka lang isang beses ba na daya dito? Nakailang dayo ka na sa aga po? Madami-dami na din. Nakita mo kung paano magsalita tao dito, straight to the point. Yung punto na walang sinasayang ng oras, parang, sige, kung pangit-pangit. Kasanay ka na ganun. At si Ari, nakalimutan niya na may pinagdadaanan ako. Sinubstitute ako bigla sa laban kay Lip Cram. Na parang sa akin, hindi mo ba narinig na may mental health issue ako ngayon? Okay. Tapos pasensya, enigma. Pero parang sa akin, hindi mo ba nirespect yun? Alam mo bang pwedeng mapuntang akong rehab at mas mapalala dahil sa gusto ko lang lumatag ulit dyan at maging masama na naman yung mga thoughts ko para siraan tong kalaban na to. Hindi siya healthy. Tapos ang masama doon, short prep, na parang, wala man lang kayo sinabi sa akin, gagawin nyo ako substitute. Kasi si Invictus, for law school siya noon. Ano pipiliin mo? Diba? Tapos so, doon, tampo na ako. Sige, may tampo na. Napahiya na ako, tinalo na ako ni Lip Cram dahil ayoko. Sumunod, nagka-COVID kami ni Akata. Sa isang pa, kami, tangina, fully vaccine. Para lang, alam mo yun, may anak ko, may lola, may nanay, ayokong umuwi nang may mamamatay dahil lang sa putang inang nakipag-rap battle ako sa Manila. Yeah. Then, isang beses, may napagtalunan kami kasi inimbitahan ako ni Stats sa barracks. Okay. Ito yung ano namin, yung collab ni Balakid, yung on the spot. Tinatawag nila kalabit session. Aha. Hindi ko alam. Alam mo naman magsalita si Arik, medyo laging hindi mo alam kung pabiro o seryoso. Mismo. Tapos na-tsempohan niya ako sa bad fucking day. Sabi ko, wag mo kong patain tulad ng ginagawa mo kay Balakid at Tats. Sinabi mo ng personal to? Hindi, andun. Kasi pinapaalis niya ako sa barracks eh. Na parang, ba't ka nandyan? Baka tamang nagbibiro lang pero inabot mo, ka niya. Umano agad sa akin na, kine-question mo ako? Parang kine-question mo ako, nandito ako, putang ina, in-invite ako ng bata mo. Personal, nagkasagutan kayong ganyan? Hindi, sa ano lang to chat. Kasi, okay. Sa ano yun, personal, malamang mas malala pa inabot nun. Magkakasumbatan kami na, alam mo yun, ano ba? Tapos yun, nag-makeup siya sa pagtatalo namin, gusto niya, laban daw kami ni Damsa. Okay. At this time, hindi ko sinipot si Damsa. Umuo ka? Umuo ako. Na parang, hindi mo pwedeng gawing ano yung mga tao dito. Alam mo yan? May pandemic tayo, bro. Dun pa lang quarantine dapat. Quarantine battles to. Oo. Sinabi ko sa'yong may mental health problem ako. Sinabi ko sa'yong may COVID ako. Aalokin mo ako, 'di ba? Double negative, man. Ano 'yun? Punta ako diyan, hawaan ko 'yung iba. Kami 'yung unang nagtatalo ni Arik bago si napalala lang ni Akata. Sumakto pa ngandun si Akata na putang ina, alam mo naman bunganga noon. Walang tigil na ang pinaparating niya, ikaw ng demonyo sa tao na 'yan. Kaya 'yan ganyan. Lalong lumala 'yung pagtatalo namin na parang, "Sir, away niyo 'yan." May utak yan. Wala akong pakisa kung anumang gusto niyang gawin. Aha. Wala akong kinalaman o hindi ko siya tinulak para gawin yan. Aha. Na parang sinabi niya. Tapos reply niya na parang isa nga kayo sa nagre-reklamo sa TF eh. Mismo. Sabi ko sa totoo lang, sir, hindi naman ako umingi ng battle eh. Siya yung nagbigay, kumbaga gano'n ang gusto mong sabihin. Ito nag-aalok. Ito, nagtapos yung pag-uusap sa, mas malaki kinikita ako sa hustle ko kaysa sa battle na yan. Okay. Nung panahon na yun. Aha. Uh-huh.
doon na nag-end yung usapan. Hindi na siya sumagot. Wala na. Tapos doon ko na naramdaman na, okay, ganun mo kami tignan. Nag-leave ganun kayo sa GC o ni-remove kayo? Walang GC. Hindi ko nga alam kung may GC. Akala ko may mga GC yung flip-top. Diba? Outcast nga yung gapo eh. Okay. Alam mo yung pakiramdam na kami lang kaya yung ginaganto o sadyang ganyan ka magsalita. Eh kasi kung sa gapo mo i-translate yan, tol, masasapak ka dito. Parang ganun. Hindi kaya ano, tol. Kasi knowing Arik, syempre, tropa rin naman yun, di ba? Ako, Sir Arik, laging ganun. Respeto. Wala akong masasabi. Pero kung may tao tayo, men. Tao sa tao. Kaya kitang tignan bilang presidente ng nagpaangat ng rap battle community at the same time nagpaputok ng hip-hop noong time na yun. Uh-huh. Pwede kitang tignan bilang, alam mo na yan, uh-huh, kay na tao. Pero hindi kaya, ano, hindi kaya parang nagbibiro lang si Arik na kaso inabot ka talaga doon sa sitwasyon mo na hanggang yun naging seryoso na lang yung nangyari. Parang ganon, tingin mo. Yun yung punto ko. Na baka, tangina ba kasi talagang biro lang yun tapos nagkamali lang siya ng lansetang nakalabit ng oras na yun. Knowing Arik, alam niyang napakalayo mo. Bumiyahe ka papunta sa barracks. Hindi ka naman papaalisin nun, pare. Di ba? Pero yung kay-questionin mo, kahit pa biro yan, wag na wag mong gagawin sa akin yan dahil pinagbigyan ko lang tong bata mo nang hindi ako bayad. Kasi naisip ko lang yung kagaya nung ginagawa niya kay Kiram, kay Lilip Kram, yung inaasar lang na basura ka. Yung, alam mo yung mga ganun ni Arik. May ganun nga. And feeling ko ganun talaga. Pero, men, gapo kami na parang hindi kami sanay sa ganyang usapan. Straight to the point ka. Kung gusto mong sabihin, sabihin mo. Huwag mo na kaming kupalin. Yung parang gano'n. Yun lang naman yung iniling ko sa kanya na sir, di ko alam minsan kung biro pa ba o ano eh. Biro pa ba o ano? Kasi kung maabutan mo ako ng worst times ko, tangina, baka mas malala pa. Mismo. Pero respect sa'yo, Sir Arik, tangina, mahal kita. Yun lang masasabi ko. Hindi na kayo nakapag-usap after nung mga yan. Kahit anong mangyari po, utang na loob na yan kay Arik, man. Totally ban ba kayo kahit sa mga event? Siniko. O kayo na lang nagsabi sa sarili nyo na ban kayo sa flip top? Siniko. Niko yung talaga, ban talaga yun. Ako parang more like ano yun, parang pwede. Kaya ako mapatawad ni Arik. May nagsabi na ka-close niya. Pero si Akata hindi na lang talaga yun. Wala po na. So, ako. So, ibig mo sabihin, aabot to sa punto na pag si Akata nagpunta ng event para manood, hindi pa papasukin? Hindi. Yun yun. Nandun na siya. Ikaw kaya pa makapasok? Kaya daw. Pero hindi niya raw. Yung parang, ang sabi niya ayun, Vic, na parang hindi ko sigurado kung yung ibang staff dito, matatansya pa yan. Diba? Parang ganun. After all ng tulong, after all ng sinabi nyo. Yeah, kasi ganun. Si Invictus, ako, gets nga, ko. Play safe lang siya. Reasonable akong tao. Kaya sabi ko, nire-respect ko yung decision ni Arik na ba't mo pa papapasukin yung dalawang parasiti ko na yan? Parang reasonable akong tao. Hindi ka na welcome dito sa kusina ko kung andahin mo reklamo sa init. Parang ganun. Parang ganun. Parang sabi ko na lang din, bago pa kami magkainitan sa chat, kasi sa event, okay pa eh. Nung mismo event, nung ginawa ni Nico yun, wala pang tension. Nagka-tension lang yung in-upload na eh. Isa ka sa mga battle MC na talagang kalahok sa PSP. At yes, ngayong gagawin siya sa Gapo, isa ka rin sa nag-o-organize. Mm-hmm. Tama, kasi nakikita ko nagpo-push ka ng tickets and all. So, ano ba to? Dahil gusto mo ulit bumalik sa battle rap o dahil sige, let us know. Sobrang mahal ko yung Gapo. Okay. Ang Gapo is parang lahat ng pa-event ko, ito, swear to God, alam ng asawa to. I'll put my kids into this shit. Mas okay ako na walang kitain. Okay. Basta solid yung event. Lagi akong ganun. No fucking sponsorship. Lahat yan. Shoulder ko kung sakali. Kung malugi tong event, okay.
Okay. Huwag lang too much. Parang ganun. Magpapadayo tayo, sarili kong pera. Parang ganun. So, itong Olongga po na to, more like, sawa na sila sa amin. Kaya, kung ikaw, taga-Olongga po ka, sawa ka na kay Easy Meal, kahit gano'n pa ano yan. Sawa ka na kay Lanceta, kay Akata, kay Invictus. Paulit-ulit na lang kami. Parang, binibigyan ko sila, dahil nga na meron na kaming core supporter, alam mo yun, kahit gano'n ka kasikat kung wala kang core fans, sarili mong lugar, hindi ka nire-respeto, wala kang kwenta, wala kang bilang, alam mo yun. So, ganun ko siya tignan na parang, okay, ang evolution ng music dito is, ang bagal, andun pa rin tayo sa panahon ng, hindi ko na pwede magitin kung anong panahon pa yun, ganun pa rin sila mag-rap. At napansin ko, laging sila ang main event. Kasi event nila yan eh. Mismo. Tapos yung mga batang may talent na pumuputok, katulad na shoutout sa Almost. Mga taga-Gapo ba sila? Oh, Almost. Taga-Gapo yun. Shoutout din sa Solstice. Taga-Gapo din. Lagi silang mga nasa... At iba pa. Lagi kaming nandun. Okay. Alam mo yun, parang... gets ko itong ginagawa ng mga OG na to ah. Yeah. Ako kayang magpa-event tapos walang old heads tapos lahat ng bago nandito kasi dati walang support ng hip-hop. Swerte mo na kung may 150 na manunood kasama na staff. Yeah. Then gusto ko lang siyang, alam mo yun, yung parang give back sa community na kahit na tinawag kaming bano at kayo naniwala kayong bano nung umpisa kami at dahan-dahan naming naangat yung ano, Invictus nagkampiyon, Where You From ni Lanceta, Akata with the final form, diba? Parang ito na yung give back namin sa community. Wala kaming pake kung anong mangyari. Alam mo yun? Bibigyan namin kayo ng show, nakatodo si Lip Cram. Meron kaming usapan ni Lip Cram kung anong mangyari sa battle. Gawin natin to para talagang maging show to. Yeah. Kung kahit anong antics pa yun, ilagay natin. So, para siyang hindi na para sa profit, hindi na para sa respect. Ano na to? Parang legacy give back shit, sa Gapo na. Ganun. Ito na. Binigyan na namin kayo ng show. Sunod-sunod na. Dati 150 tayo. Paulit-ulit 10 event, ikaw yung nakikita ko. This time ang nakikita mo na yung mayayaman na ayaw makinig ng rap ngayon, nakikipag-mosh pit sa mga squami. Kaling. Na alam mo yun, na dati hiwa-hiwalay ang reggae, hip-hop, metal, acoustic bands na pinagsama ko. Na kada event dito, kahit reggae pa yan, metal, susupport at susupport dahil nga sa binuong community. Ganun ko siya kamahal na parang, men, supportahan natin isa't isa dahil puntasyon ang kailangan para may isang makaangat doon. At swerte pa, si Easy Meal kinuha ni Eminem. Mismo. Out of nowhere na parang, what? What the fuck? Ginulantang na lang organizer tayo isang umagay, no? Hometown. Ito lang, may open ako. Organizer ako nung home, ano yung home kami. Dito ko nakita na, fuck, ang hirap kunin ng Gapo na putang ina, winagayway na tayo sa buong, winagayway na tayo sa motherfucking buong mundo. And guess what? 16 tickets lang ang nasold ko. 16? Sa putang inang 6 months na market. Ganun ko siya nakita na parang, the fuck? Man, Easy Meal. With Looney, with Flo-G, with Kamikaze, with, what the fuck? Ano nangyayari? Nung una tinignan ko siya na baka tinignan ng Gapo na ay, ginagatasan tayo dito. Kasi first time eh. General ad mo, 2000. Yeah. Alam mo yun, parang isip ng tao sa Gapo, hindi man tayo top city sa ano, Zambales, alam mo yun, city ka pa rin. At the same time, province ka pa rin. Yeah. Yung mga tao dito, below minimum wage. Siguro yun isip ng tao na parang this guy is milking his fucking town. Yeah. Na para sa akin hindi ganun yung gusto ni Easy. Hindi niya problema, hindi niya kasalanan kung bakit ganyan kamahal yung ticket. Sisihin yung production. So hindi na tuloy to. Bumaba mula sa 2000 tapos yung VIP 7,000 hanggang sa bumaba naging 800 hanggang sa alam mo yun at Kasabay kasi ito ng pagkapanalo sa eleksyon ng mayor, mayor, government, senador na parang, this motherfuckers, wala nang kailangan. Hindi ko na kailangan pang kunin to para utuin pa yung masa dahil panalo na ako. Yeah,
Alam mo yun, ganun ko siya tignan na parang, okay, kung wala tayong makuhang support sa mismong city kasi hindi tayo makakonect or hindi tayo pasok sa Saklaw para sa turismo, makaakit ng turismo, tayo gawa, independent, kailan lang kami nakakonect sa government para suportahan to. And what the fuck, ang laki ng nilaki ng art community dito. Solid. Nasusuportahan na, ikaw magaling ka, wala kang equipment, okay, tawag mo kay Mayor. Mayor, meron akong nakita dito, magaling. Kailangan niya lang ng ano, ng, anong tawag dun? Studio na malinis and vocal coach, okay na to. Pa. Yan, lista, 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 lista. Hanggang galing. Sa, nasusuportahan na sila, bayad pa sila. Mayor na bahala sa music video mo. Ganun siya, ganun ko siya tinawid. Kaya hindi talaga dapat pagkakitaan ang lugar mo. Dapat ang lugar mo, pinaangat mo yan. Solid, solid. Sabay-sabay kayong kikita, hindi sa bayan nyo, kundi sa labas. Sa labas kayo kikita, huwag mong gagatasan yung lugar mo, kakarmahin ka. Solid, solid. Gets, gets. And, yun ang, dahil nga nakita ko yung side na ganun ng support ng tao na kahit ipakilala mo kami sa buong mundo, we don't give a fuck. Dahil, ang Olongga po, CP of Sin, na parang gusto namin party. I don't care about lyrical shit. Yeah, yeah, yeah. Diba? Parang gano'n. Nakita ko yung ginawan ko ng solution sa problema. Pak! Hanggang sa lumaki na yung community, dating 150, 500 attendees na ngayon, nagiging 800 attendees. Man, para sa amin, malaking achievement na yun dahil maliit lang ang Olongga po City. Gets, gets, gets. And this time, PSP. Yeah. Pinakamura, 2,000. Ina, 700 ticket sales, may isang buwan pa. Alam mo yun, parang what? Ba't dito nangyari last time? Anong mali na parang alam mo yun? I felt bad, man. I felt bad for him na parang, man, huwag ka na umasa dito. Parang, direct ako na lang din si Easy na, man, Olongga po to, man. Aha, abutin mo na lang, parang ganun. Yun na lang. Putin mo na lang. And guess what? Nung kinuha ni Eminem, puta, pusungga po kami lahat! Pusungga po kami lahat! Pare, ganun. Putang ina Pilipino. Diba? Ganun, parang yung sabi nga ni Looney, Pilipino lang ako pag nananalo si Pacquiao. Diba? Parang ganun yung nangyayari. Yes, yes. Alam mo yung mga typical na artist, walang pakialam sa'yo yan kahit na ang ganda ng kanta mo. Walang pakialam sa'yo yan. Pagka nag-boom ka, try mong mag-wish bus. Try mong mag-trending, mag-million hit sa ano. Putang ina, taga dito yan eh. Biglang kilala ka na nila. Alam mo yun? Yan yung pinapakalat ko na mindset sa kanila. Sabi ko, men, di kailangan ng marketing. Kung talagang malakas yan, malakas yan. Lagi kong sinasabi, kung hindi mo pumunok kahit magaling, kung malakas yan, malakas yan. Mismo. Diba? Yung iba nga, di ba? Walang pangalan, one hit wonder, boom. Mismo, mismo. Ganun. Ganun nga ganun ang yung, ano eh. Ganun ko sila, para hindi maiwasan nila yung victim mindset na, di, kulang tayo sa suporta, kaya hindi tayo sumisikat. No, 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 man. Walang ganun. Galingan mo. Ganun ko sila inaano ngayon. At proud ako na may mga naka-reserve na artist dito na ilagay mo lang sa spotlight, man. Sabog. Boom! Sabog. Ganon. Solid. Ganon siya. At least, di ba, nire-represent nyo yung Olongga po sa labas ng Gapo na talagang ilan na rin kayo. Bukod sa, yan nga, sinabi mo yung Solstice, yung isa pa, Almost. GH-Town 047 na kumanta ng Wasted yung hanggang ma-wasted. Wasted. Oo, naririnig isa din yun. Taga dito rin yun. Okay. Taga dito rin yun. Kayo pang tatlo sa battle scene naman kayo. So parang yung pagdala nyo ng PSP dyan, eh, kumbaga, way nyo yun ng pag-give back din sa community na parang from yes. Dati na ganito lang tayo, ngayon ito na tayo. So, parang ganun. Na parang, Pibus, yan yung mga tao ko. Hindi kami hiwa-hiwalay, buo kami. Nung nakita ni Pibus yun na parang, Boss Pibus. Man, iba yung naramdaman niya na parang sabi niya, God damn it. Sinayang nila tong lugar na to. Mas inuna nilang husgahan kaysa gamitin, pakinabangan. At least, na-bali nyo na yung from basta Gapo, bano, no?
parang basta gapo pan na. Solid, solid. Anyway, so ayun, napasarap yung kwentuhan natin. Didiretso na tayo sa Rate My Bar. Okay. So, namili kami ng yung team ko namili ng tiga-apat na linya mula sa anim na random rap artist at i-rate mo siya mula 1 pen being the lowest at 5 pens ang pinakamataas sa kung paano mo siya nagustuhan at hindi nagustuhan. Okay? 5 pens, pinakamababa. Mataas, mataas. Mataas. Okay, sige. Okay. The Source Magazine. Disclaimer, di ako nagyayabang. Teacher ako sa songwriting. Kaya kung ano man sabihin ko dito, opinion ko yan. Home sim. Okay. So, ang unang apat na linya na ipaparate ko sa'yo ay ito. Pabasa na lang, Lance. Palihim na pong sinasakop ang ating inang bayan ng mga singkit na gahaman dun sa kabilang isla na tangi nilang nilalakoy droga sa kada araw bansang lubog sa tubig. Pero bakit ba to ang nangingibabaw? Siniro ba to? Hindi. Hmm, maganda. Bigyan ko to ng 5. 5 pence. Mot? Hindi. Balakid? Hindi. So, 5 pence ang binigay ni Lanceta para sa mga linyang to galing sa kantang TH ni Shanty Dope, ZJ at ni Tagsign. So, ang line na to galing kanino kay line Shanty Dope. 5 pence talaga yan, Shanty Dope. Yeah. Okay. Yes. So, ang next 4 lines na ipapa-rate ko sa'yo ay ito, pabasa. Ganda nun, no? Bato ang nangingibabaw. Oh. Ikay nasa likod lagi at di mahagilap. Gusto kong kausapin, di kita makausap. Malabo ang mukha mo at di ko ma-explica. Hinahabol kita pero di ko man lang magawa. Teka, anong konteksto ng kanta na to? Love song to, no? Hindi. Love song tungkol sa drugs? Possibly. Oo. Oo. Check ko yung title. Hold up. Most likely, ay, oo. Kaya nasa likod at hindi ma... Ron Henley? Hindi. Fuck. Hindi ako. Bigyan ko to ng... Tangina mo, wag mong hulaan kung sino. Sasabihin teka, ko naman. Teka lang. Ikay na sa likod lagi at di mahagilap. Gusto kong kausapin, di kita makausap. Malabo mo ka, di ko ma-explica. Nahabol kita, pero di ko man lang magawa. Bigyan ko to ng 4.5. Walang 0.5. Hula lang, 4. Hula. 4. 4. Okay. So, 4. Bakit? 4 pence. Siguro OC, yung pagka-OC ko ngayon. Umaatake yung pagka ano ko yung pagka yung sa rhyme. Yeah, yeah. Yung pagiging ma-artist sa rhyme na parang maganda yung ano niya yung baliktaran niyang meaning, oxymoron na ano, likod lagi di mahagilap, 'di ba? Gusto kong kausapin, di makausap. Bibigyan ko siya. Pwede siyang 5 kung alam ko yung konteksto, pero sa ngayon 4. 4. Okay. So wala nang bawian. 4 pence ang binigay ni Lanceta para sa mga linyang to galing kay sa kantang Kabute ni Jose at Melodia. Putang ina, 5. 4 pence. 5 na. 4 na binigay, wala bawian. Okay, ang susunod na linya ay ito, pabasa na lang. Nasala na kaya ang daanan maluwag, nagsisilitawan ng mga oportunista at huwad, nagpuyat na nagpuyat para pangarap matupad, para bandang huli may karapatan na sumat. Parang may ka-ano siya, may ka-konteksto siya na parang sa line ni Apok ng bago niyang release. Parang parehas sila ng context. Pero ito, bibigyan ko to ng 3. 3 pence. Kasi sa dulo, medyo ano siya. Parang anti-climax na dapat mas masakit siya or mas, alam mo yun, mas direct. Okay. So 3 pence ang binigay ni Lanceta para sa mga linyang to galing sa kantang Blue Dreams ni Apex at ni Sika. Linya to ni Apex. Mm-hmm. Okay. Inamupex, sa'yo pala yun. Next 4 lines ay ito. Katumbas ko'y kalikasan o karangalan. Maraming nagsubok na ako'y mahawakan. Di lahat ng nakalubog sa lupa kalaban. Oo, walang duda, ako'y kayamanan. Ganda nito. Ganda nito. Anong year to? Bigyan mo lang ako context kung anong year. Para ma-rate ko ng mas accurate. This year lang yata o last year. Siguro this year.
bibigyan ko to ng ano men, 3. Kasi may mga nakapag ano na niyan. Mm-hmm. Nagigets mo yung ko dun, Kuya Tayo, na may mga nauna pa sa line na yan. Ganyan din. So, ang mga linyang to ay galing kay Aisling. Mm-hmm. Walang kapalit. Si Aisling ay galing sa Young God. Mm-hmm. Pero maganda. Maganda yung pagkaka-construct. Pero yun nga, dahil sa idea na lubog. Marami na rin gumamit. Kayamanan, ganun. Diamante. Diba? Parang si Luni sa Tanyag, meron nakikita. Nasa putik lang nakikita ang diamante. Diba? Mismo, may ganun eh. Mismo. Okay. So, ang next four lines ay ito. Di na katulad nun, walang mahigaan, nag-iisa ngayon ay tatlo na yung kayakapan, wala lagyang ganun pa man kalaking plato sa kapagkainan, at tagumpay ng iba ay kaya kong palakpakan. Ganda. Bigyan ko to ng 5. Bigyan ko to ng 5. Ang ganda ng sinabi niya eh. Nagustuhan ko siya na parang mula sa, alam yung crescendo. Aha. Paganoon. Tapos hanggang sa maging payapa na, alam mo yun, na kaya mo nang pumalakpak pa sa iba. Marami nang nakagawa niya na line, pero ito, mas madali siyang madigest. Mm-hmm. At para sa makakarinig, meron siyang emotion na madadama. Ganun siya. Alright. So, 5 pence ang binigay ni Lanceta para sa mga linyang to galing sa kantang Blessed ni Yuri Dope. Ang ina, Yuri Dope pala yan. Next 4 lines o last 4 lines na ipaparate ko sa iyo, eto Lance, pabasa na lang. Tema nyo palagi puro gera sa kalaban, sa akin kapayapaan sa paggamit ng halaman, subalit walang daya kada para sa kanta, pulido talaga kahit di na kumarga. 3 pence. Okay. Ipen. So, 3 pence ang binigay ni Lanceta para sa mga linyang to galing sa kantang Bago Lang ni Ejak. Mm-hmm. Okay, si Kuya Ejak. Ejak ba to? Ejak. Alright. Ejaculations. ano yun ha? Sa akin, ano lang yun? Sariling opinion. Oo naman. Kasi subjective naman lagi yan eh. Subjective. Tama ka, Kuya Tyler. Alright. So, yon, maraming salamat sa pag-rate mo ng mga linyang yon galing sa iba't ibang mga diamante ng Pilipinas. At sa lahat na gustong sumabay-bay kay Lanceta, meron, paki-follow na lang ang mga socials niya. Bro, check mo nga kung tama to. Lanceta, FB. Lanceta Official, YouTube channel. Lanceta sa Spotify. Check nyo yan. Lalagay ko sa link yung Spotify ni Lanceta. Dapat naka-release na ang album kaso maraming humabol na superstar. Hey. God damn it. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, mga tol. Suportahan nyo lang at di ko kayo bibiguin, promise. Baka may gusto kang i-promote at pasalamatan bago tayo magpaalam sa ating mga manunood. Naka ng putang ina. O-promote ko ngayon ng mga... nung i-promote ko lang itong mga taong... nag-reach out sa akin nung walang-wala na ako. Shoutout sa Spliff. Damit yan. Shoutout sa The Accents. Shoutout sa Distinctive. Mga taong umano sa akin. Shoutout kay Nico Invictus. Sa kuya ko, ate ko. Kuya Renz, maraming salamat. Ate kay, maraming salamat. Sa mga local natin sa Olongga po na brands, Sugba para sa seafoods na hindi natin nakainan noon dahil masyadong magulo yung sked. Yacht Club. Hanapin niyo lang siya. Sabi ni Nico, nakikipagtrabaho ka kasi kay Lanceta eh, unorthodox utak niya ni. Freestyle buhay ko, Kuya Tiny. Hello. Shoutout ko lang yung mga local brands natin diyan na Sugba Grill, mga kainan sa Fusion Corner. Yung pinuntahan natin na tattoo shop. Magma Tattoo and 40 ounce. Yun yung suot ko sa MV natin. Di ko kayo nadala nung nang ano noon eh. Alam mo yung nangyari sa akin nung araw na yun eh. Dapat naka-ready na yung mga hood. Putang ina, tapos bandang huli, tatlo na lang kami. Tsaka alam mo, isa sa pinakagusto ko dun sa scene mo sa Where You From na hanggang ngayon pinagtatawan ako. Yung may motor na nag-fist bump kayo, hindi tumama. Nagmukhang abutan. Nung nakita ko yung takilatawa ko ng tao, putang ina, hindi nag-aabot. Putang ina, sinama talaga yun.
Pero 'di ba, ang bukod sa ano, kuya, nagpapasalamat ako sa iyo. Sobrang lap trip lang kasi kung titignan mo, bukod sa sinabi mong anong tingin ko sa mga nagsabi na ako yung pinakamalakas doon, kung titignan mo, ako yung pinakamaikli at pinaka-basic na shoot na ginawa natin. Oh, shoot wise, oo. Shoot wise, man. Pinakamadali. Parang kayong ano, parang ano, no? Yun na yun. Pero at least na ano naman tawag dito, hindi naman nababase talaga sa music video yung mga bagay-bagay. Nagkataon lang na kailangan natin ng music video dahil visual na yung mga tao ngayon. Pero at the end of the day, yung mga lyrics pa rin natin talaga yung mangingibabaw doon. Yes, kuya. Solid. Anyway, yon, maraming salamat Lanceta sa paglapag dito sa Rate My Bar. Isang karangalan na maimbitahan ka dito at maraming salamat at congratulations din sa lahat ng hindi pa nakakapanood ng music video ng Where You From Part 3. Number 1 pa rin po tayo sa trending for music ng YouTube. Maliit na bagay. Maliit na bagay. Shout out CID Records at Romy G. Para sa matindi na vocals na pinasa. Let's go. Alright. So, sa lahat ng nanonood, click nyo na yung subscribe button, like nyo na rin at follow. Mag-subscribe na kayo sa channel ko para maging mas updated kayo sa mga susunod na tracks na palabas at sa mga episode ng Ray My Bar. Yun lang. It's your boy Tiny Montana. Kasama ko si Lanceta. Maraming salamat sa panonood ng Ray My Bar. Peace. Salute. Salute.